Oy, sa mga nagsasabi na inuuna yung pagkakaso kay Kibuloy, sasabihin nyo, hindi unahin ni Senadora Riza at naming mga vlogger yung problema ng bayan? Bagkos ang inuuna ay si Kibuloy. Alam mo, isa ka rin dagdag na problema eh, kasi di ka makaintindi. Hindi mo ba naisip na ang kriminalidad, pag nanakaw, pagpatay, gutom ninyo, nating lahat, ang pangunahing problema ng bansa? Sino may sabi sa'yo na si Kibuloy lang problema, pati ikaw na nagsasalita, problema ka ka dahil di ka makaintindi? Naintindihan mo? Kung naiintindihan mo na pangunahing problema yung kriminalidad na yan, no? Kung naiintindihan mo na lahat na lang ay tinutuligsa namin para maituwid ang gobyernong iyan, ang mga nakaupong iyan, kung naiintindihan mo, manahimik ka, no? Huwag mong sinisisi ang mga vlogger, huwag mong sinisisi yung mga tumutuligsa sa mga kasamaan ng mga kapwa Pilipino, sapagkat sila ang naglilikha ng numero unong problema sa Pilipinas. Kasama ka doon? Kasi tanga ka eh. Di ka makaintindi? Gigiit niyo yung inyong mga katwirang baluktot. Bakit? Ano ang uunahin? Ha? Pare-pareho na dapat iniintindihan ng mga nasa gobyerno. Unang-una na yung mga kriminalidad na ginawa niyang gaya ni Nakibuloy. Para ipakita sa mga tao na wala na dapat pangambahan. Sapagkat dapat nakikita ng taong bayan na gumagalaw ang batas ng Pilipinas. Nakikita dapat ng taong bayan, kasama ka, na usbaw ka, kasama ka, na pinoproteksyonan ng gobyerno. Naintindihan mo? Baka na hindi mo naiintindihan na ang pinapaswerdo sa mga dapat ay nag-aalaga sa taong bayan ay galing din sa bulsa ng bayan. Ha? Huwag kang usbaw. Kasi, alam mo, huwag nyo kaming pinagsasabihan na huwag kami makisawsaw. Hindi kami mga taong walang pakialam sa kapwa. Hindi kami yung taong walang pakialam sa bansang ginagalawan. Kami nakikialam, kami nakikisawsaw, sapagkat kung hindi kami magsasalita, kundi kami magbabatikos, kundi kami sisigaw, dadami ang hayop, dadami ang hudas, dadami ang walang hiya. At pati ikaw, intayin mo na lang na hudasin ka ng kapwa mo. Dahil ayaw mong makialam. At saka huwag mo rin kaming pakialaman. Kasi kami, nakikialam kami, pabor para sa lahat. Hindi kami makasarili. No? At hindi kami konsentidor. No? Kaya tigil-tigilan yung pakikialam nyo sa amin. Ayaw nyo kaming pakinggan, huwag nyo kaming panoorin, huwag nyo kaming pakinggan. Simpleng-simple, kung ayaw mong marinig ang aming mga sinasabi at ang aming mga pakikipaglaban sa mali, huwag kang pumunta sa teritoryo ko, huwag mong puntahan ang YouTube channel ko. Ha? Naintindihan mo? Huwag kang pakialamero dahil wala akong nagagawang ambag sa mundo, kundi iyan. Mag-ambag ka lang ng pera, hindi mo inaalam kung saan napupunta. Ha? Kaya lumaki ang ulo ng mga nasa gobyerno dahil sa kapabayaan ninyo. Dahil sa akala nyo, hindi kayo malulugmok sa dusa pagdating ng panahon. No? Kung kami wala, wala na kayo. Para na lang kayong mga aso na sumusunod kung saan ihagis ang buto, nandun kayo. No? Kung hindi dahil sa amin na nakikipaglaban, kawawa na kayo. No? Hindi kasi kayo ang biktima. Hindi kayo ang biktima ni Kibuloy. Hindi kayo ang biktima ng mga mamamatay tao. Kaya ganyan ang katwiran nyo. Ang gusto nyo, instant, maibigay sa inyo ang gusto nyo. Pero hindi kayo magpapagod. No? Yun ang gusto nyo eh, no? Ha? Hindi nyo napupunahin kahit na may pinapatay na sa harapan nyo. Hindi nyo pupunahin kahit harap-harapan na kayong ninanakawan. Dahil napakababaw ng inyong mga gusto. Napakababaw ng inyong mga dahilan. Ang gusto nyo, kung ano yung
gustuhin nyo, makapagpayaman kayo. Gusto nyo, yun ang gawin sa inyo. No? Nagkakamali ka. Subukan mong magpolitiko. Subukan mong magsenador. Ikaw ang kontrahen sa mga tama mong ginagawa. Tikman mo kung ano mararamdaman mo. Ha? Sasabihin nyo pa, magsenador ako kasi ako magaling. Ako, tumitingin sa mga leader ng gobyerno. Kapag nakita ko na sa tama, sasamahan ko. Pero hindi ko pinangarap. Dahil sirang-sira na ang gobyernong ito sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Ngayon, kung matitino yung makaupo, wala kayong makikitang katulad namin na nakikipaglaban sa lahat ng katarantaduhan ng mga umuupong yan. Naintindihan mo? Kung matino ang mga nakaupo, walang rally, walang aktivista, walang vlogger na nasa katotohanan, walang media na magsasalita ng lahat ng katarantaduhan. Ha? Naintindihan mo? Naintindihan mo? Ha? Alamin mong mabuti ang sinasabi mo, ha? Baka di mo naiintindihan, ipaiintindi ko sa'yo. Okay?